Isaya hawa, Isaya hawa say, ang may likha ng ating buhay. Abaya hawa. Tawak war tawab. Tawak war tawab. Abaya hawa lahayam. Abaya hawa lahayam. Basa masyayak yahawa say. Basa masyayak yahawa say. Kal halal yah alahayam. Kal halal alahayam. Kwam yasharala. Kwam yasharala. Elda Oper Maharlika Philippines. Elda Oper Maharlika Philippines. Happy Peace of the Trumpet. Happy Peace of the Trumpet. Happy New Year. Happy New Year. Yaman. Yaman. Itong araw kasi celebration niya. Celebration. So, alalawaya. Ngayon, continue tayo. Nandito na tayo sa chapter 26 to 27. Dalawang chapter lang. Kasi pag itatlo natin, mahaba. Naabot ng kulang-kulang oras. Okay. So, learn about the Book of Jubilees, chapter 26 to 27. Hanggang 50 ito, mga chapter. At least, lumampas na tayo sa kaligitnaan. Alamin ang tungkol sa aklat ng Jubileo, Kabanata 26 to 27. Babatiin muna natin ang mga kwamsyasyarala sa Pilipinas. Ako na sa lahat, batiin natin. Happy Peace of the Trumpet sa inyo dyan, Tagadigos, Davao, Persol, inungunahan ni Pastor Leonard Cabasal. Kumusta kayo dyan? Malipayong pagtunog ng mga trompeta at bagong taon ng apat ang New Year kasi ng Hebrew Israelite eh. Apat. Ngayon, sa Cebu, kay Pastor Sabadya Ala. Mabigat ang aking kapangyarihan. Sabadya Ala. Oh my. Yahibi, my power. Ayan. Okay. So, magandang umayong buntag sa inyo haliha, taga Cebu. Alam ko, ano to dyan, Cebu Long Tribe ay Cebu eh. Cebu Long Tribe. So talagang Cebu ka. Cebu Long Tribe. Pero ang Pilipinas ay Manasi Tribe talaga to. Manasi. Nirisert to ni, yato eh, ni Akia, Jeremiah Israel. Kumusta? How are you? Ak, Jeremiah Israel. At thank you for your teaching me, Akia Michael Wildfeld. Wala talaga yung celebration birthday talaga sa tao. Sabi niya siya, kasi wala din. Yung repent, sige repent na tayo. Ang celebration kasi yung Passover, yung kamatayan ni Messiah. Na Passover tayo, through His blood. Yun talaga ano. So, at saka yung Passover naman sa Egypt, yung dugo, pinahin niya sa dambana, mag-Passover yung Indian sa kamatayan. Ayan. Ang walang dugo, patay ang panganay na anak. Na tao, hayop, patay. Yan ang Passover. Ang pinaka-ultimate na Passover, yung blood ni Messiah Yahweh Shai. Yun talaga. Passover. Na Passover. O overpass. Kasi pag trapet sa itsa, walang overpass, di ka tumawi, ano, tumawi, di ba ba? Masagasaan ka sa daming sakyan. Parang lamiga sa sakyan sa itsa. So, gagamit ka ng overpass o Passover. O, na Passover. Okay. Kumusta ang ahoy? Ahoy! Kalaino, Pastora Melky Masohor, kumusta? Kumusta kayo dyan? Kasa Masyayak Yahoshay, Happy Peace of the Trumpet. Isang linggo kasi celebration yan eh, 70s ang celebration. Pati pagkasal nga, 70s ang gastos sa waiting. Hindi ka tulad ng magpakasal ka, isang araw tapos na, isang kainan na nga. Ito, pitong araw yan. 7-7 talaga. Kasi yun ang number ni Abay Hawa, 7.
So, ang Feast of the Trumpets, 7 days. Lahat na celebration, 7 days. Sa ating isang daughter assembly sa Yanganis, Bacolod, Lanao del Norte, kay Pastora Corazon Castillo. Kumusta kayo dyan? Happy New Year and Happy Feast of the Trumpets. We are celebrating 7 days. We are still until now. Up to tomorrow, I think. Okay. So, okay naman ang ano nyo, first anniversary na karaan, Sabat, at saka yung water baptism nyo na tatlong lubog. Tama yun. Kahit ang kulang pang lubog, kailangan dagdagan pa. Kasi pag isang lubog ka lang pagdating sa langit, bago kay akyat, sa third heaven, eh, baptisma ka ng anghel. At ang anghel manghihingi ng reward sa iyo. Yung para sa iyo, kukunin niya dahil napagod siya. Mabainos ang reward. Eh kung ang reward mo isa, ayan, bagsak mo bagkita. Yung bagkita no, walang winning set, tapos tagulan. Basta ka. Okay. At kundi si Adan, si Iba, wala namang winning set sa Garden of Eden. Walang ano doon. Pero mas nantan niya sila matulog. So, ganun. Okay. Ngayon, dadako na tayo. Tapos na ba ginamit lahat? Yung crossing our heart lang. Si ano, nawala ko sa ano eh. Yung sa Africa pala, yung ano natin, si G. Oshia. Isang, ano rin, tribe of Judah siya. Pati si yung Pilipino rin nandun, Manasik tribe, si Michael Yasharola. So, yan. Africa rin. So, yung iba dito, mga tumatanggap kay sa tunay na pangalan, pero hindi naman sila nag-practice sa rin ng culture ng Israel. Understood detail yun. Pero elect ng detail. Kasi ang to witness kasi, sa dalawang tao, ang isa ay tribe of Libyon. Ang isa ay detail. Yung dalawang puno ng ubas. Sa gitna yung minura, yung second dance study. Ito sabihin, itong dalawang pinangangaral nila, itong teaching ng Jewish teaching, yung Hebrew teaching. Yun talaga ang tinuturo. Kasi sa gitna yung, ano ay, yung seven trumpet, seven, ano, seven fish, itong kapistahan. Saka yung Torah. Nagtuturo talaga ng Torah. Kahit mga hintel. Hindi nila pinapractice. Na may lagay ng perintas, na ano, kasi hintil. Pero mayroon na, nagpupurin na rin sila. O, yan, nandito, marami na. Katulad sa grupo ni Roy Siniste, nila ni Emmanuel Omari. That is part of hintil yan sila. Operian is hintil, hindi Hebrew. Kala lang nila Hebrew. Diba, nalaman natin dito, sa Book of Jubilee, ang Hebrew is Hebrew lang. Siya lang nag-iisang nagsalita ng original salita ng creation. Ano bang salita ng creation? Hebrew. Ancient Hebrew. Siya lang ang natili. Dahil binanggit dito na hindi siya sumali sa pagtayo ng tore. Na natili sa kanya siya. Pero yung anak na si Joktan at saka si Pilek, iba ng lingwahe. Tapos, kasunod yung nagsalita ang Hebrew, dahil tinuruan ng anghel, si Abraham na. Pangalawang Hebrew, Abraham. Tapos, Isaac, Jacob, Israel. Yun lang mga Hebrew. Mga anak ni Abraham kay Keturah at saka kay Hagar, hinti lahat yun. Pero mga Arabo lahat yan. Mga Muslim. Mga Islam. Islamic. Mga elite din yan. Mga Arabo. Mga lahi ni Abraham. Tapos, ito naman yung lahi ni Heber, na Hebrew. Eh, ang dalawa anak na hindi Hebrew yun. Eto si Joktan, lahat, mga hintil yan, pero mga elect. Kasi sa silangan, umaawit ang mga hintil, papuri sa ating Aba Yahweh. Sino yung mga hintil yan? Mga opel yan. Wala na ba yung mga hintil magpupuri dito sa silangan? Yan, nagpupuri sila. Tingnan mo mga suot, para sa mga Islam. O, kasi hintil na mga Islam eh. Iba yung mga Babylonian, yung mga sa mga ano, serpentine, mga anak ng Polynesian, iba mga suot nila, mga bastos,
mga malaso ang damit. So yan. Okay. So Hebrew at saka Hintil na mga elect. Ay. Yan ay mga tinili before the foundation of the world. And yan ang short sa heaven at ginagamit sa panimaran. Yan. Ngayon, itong jubilee nga na malaking bagay ito talaga. Malaking bagay yan. Biro mo, ito ngayon na makikita natin yung ano yung bang, ano nila ni Esau at saka ni Jacob ngayon. Okay, tuloy na tayo. Anyway, hindi na ganong haba ito. Okay. Mabasa. Jubileo chapter 26 verse 1 to 18. At nang ikapitong taon ng sanlinggong ito, ay tinawag ni Isaac si Esau na kaniyang matandang anak. At sinabi sa kaniya, ako ay matanda na anak ko, at narito ang aking mga mata ay malabo na sa paningin, at hindi ko nalalaman ang araw ng aking kamatayan. At ngayon, kunin mo ang iyong mga sandata sa pangangaso, ang iyong lalagyan at ang iyong kusog, at lumabas ka sa parang, at manghuli ka, anak ko, para ipaghanda mo ako ng masarap na karne, gaya ng paborito kong pagkain, at dalhin mo ito sa akin upang ako'y makakain. At pagpalain kita ng aking kaluluwa bago ako mamatay. Actually, ito si, ano, si Isaac. Sa tingin ko, mababang IQ nito. Si Rebecca at saka si Abraham, si Jacob ang binasbasan. Pero ang sa kanya, gusto niya, si Esau. Hindi nakakalimutan. Oo. Kasi gwapo si Esau, maputi. Tapos, labas ng piling. Pag may mahuli siya galing sa parang, pinakain siya. Panlabas lang tinignan. Panlabas lang ang tinitingnan. At saka? Pagbibigay ka niya. Pag may sili magbigay. Kanya sa magulang. Si Floro, traffic enforcer to, na kung gutong niya to. Hindi niya na-discern Talagang, yun ang ano niya. Pero hindi, ano ang decision talaga ni Aba Yahawa, yun ang masunod. Yan. Okay. Ito naman si Sato. Nakagagad eh. Okay, tuloy. Ngunit narinig ni Rebecca si Isaac na nagsasalita kay Esau. At maagang lumabas si Esau sa parang upang manghuli at iuwi para sa pagkain ng kanyang ama. At tinawag ni Rebecca si Jacob na kaniyang anak. At sinabi sa kaniya, narito, narinig kong si Isaac na iyong ama ay nagsalita kay Esau na iyong kapatid na nagsasabi, manghuli ka doon sa parang at ipaghanda mo ako ng masarap na pagkain at dalhin mo sa akin. Ito si Maritis yung si Rebecca. Pero okay naman pagka Maritis niya. Kasi ito talaga, nagbili na nga si Abraham, ito talaga ang pamanahin talaga. Yung binhi niya, sa kanya ang binhi. Sabi niya doon, eto ha, sinabi ng papa mo ha, inutusan na si Esau, kapatid mo. Sabi, maluto. Ito lang natin. At basbasan kita sa harap ni Yahawa bago ako mamatay. Sabi ng ama mo kay Esau na kapatid mo, at ngayon anak ko, sundin mo ang aking iniuutos sa iyo. Pumunta ka sa iyong kawan at kumuha ka ng 2 mabubuting batang kambing at lulutuin ko na masarap na pagkain para sa iyong ama at iyong dadalhin sa iyong ama upang kumain siya at basbasan ka niya sa harap ni Yahawa bago siya mamatay at upang ikaw ay paspalain. At sinabi ni Jacob kay Rebecca na kaniyang ina, ina, hindi ko ipagkakait ang anumang kakainin ng aking ama at ikalulugod niya. Kaya lang ako'y natatakot, ina, na makilala niya ang aking tinig at hipuin niya ako. Ngayon
Alis na goodness ito si... Hindi kami. Pagkumpulan ito, ang siya, walang problema. Hindi ko pa kaya. Kasi nag-alaga ito sa kawan ko si ano eh. Si Jacob eh, si isawa ng alaga sa kawan yun. Gusto na maghanap na doon sa parang sa bundungan. Siya, kukuha na lang doon sa alaga niya. Wala na kayo pera. Kaya tingnan mo ang kaswira ni Jacob ah. Actually, yung nalalaman na ako'y makinis at si Isaw na aking kapatid ay mabalalibo. At ako'y magpapakita sa harap niya na parang manggagawa ng kasamaan at gagawa ng isang gawa na hindi niya inuutos sa akin. At siya'y magagalit sa akin at dadalhin ko sa aking sarili ang isang sumpa at hindi sa isang pagpapala. At si Rebecca na kaniyang ina ay nagsabi sa kanya, "Mapa sa akin ang iyong sumpa, anak ko. Sundin mo lamang ang aking sinasabi." Nagbigay na assurance, ano, si Rebecca. Eh kung sumpain ka, sa akin mapunta yung sumpa niya. Hindi sa'yo. Sundin mo lang ako. Kasi makita mong karakter ni Jacob, mabait talaga siya. Hindi pa ako magagawa ng masama dito. Hinilangin ko yung ama ko. Ayaw na gumawa. Pahipuin ako. Kalaban na ma, iyong makinis ang balas ko eh. Hindi pala talaga kasi gusto niya talaga. Tapos, yung boses ko, magkikilala ang boses. Pero ito si Rebecca, matalino. Mataas ang IQ ni Rebecca. Mataas. Tingnan natin ha. Ito naman si Isaac, medyo mahina ang IQ. Si Rebecca ang matalino. At sinunod ni Jacob ang sinabi ni Rebecca na kaniyang ina. At yumaon at kumuha ng dalawang mabubuting matabang batang kambing at dinala sa kaniyang ina. At ginawa ng kaniyang ina ang masarap na paboritong pagkain ni Isaac. At kinuha ni Rebecca ang damit ni Esau na kaniyang panganay na anak at kaniyang pinasuot kay Jacob na kaniyang bunsong anak. Nang mga ito at kaniyang inilagay ang mga balat ng mga kambing sa kaniyang mga kamay at sa mga nakalantad na bahagi ng kaniyang liwet. At ibinigay niya ang lutong karne at ang tinapay na inihanda niya sa kaniyang anak na si Jacob. Pakita mo yung talino ni Rebecca? Talino. Pinasuot siya sa damit ni Esau. Para pag amoy, amoy ni Esau ko. Matalino si Rebecca eh. Tsaka yung dito, babalihin ko na. Kasi ginagay na yung kambing na nun, ginagay dito. So kita mo si Rebecca, matalino. Ito naman si... Isa, mahina ang IT talaga. Ang inisip niya, basta pakainin na siya. Pakain na masarap. Pakain na, wala na. Tapos nung buksin. Matuloy. At si Jacob ay pumasok sa kaniyang ama at nagsabi, "Ako ay iyong anak. Aking ginawa ang ayon sa iyong iniutos sa akin. Bumangon ka at maupo ka. At kumain ka ng aking nahuli sa parang. Aking ama, upang pagpalain mo ako ng iyong kaluluwa." At sinabi ni Isaac sa kaniyang anak, "Paano mo nasumpungan ng gayon kabilis, anak ko?" At sinabi ni Jacob, "Sapagkat tinulungan ako ni Yahawa na aking alahayang." At sinabi ni Isaac sa kaniya, "Lumapit ka upang madama kita, anak ko, kung ikaw ay aking anak na si Isaw o hindi." Nagpunta rin, no? Bilis ka nga, bilis ka naman. Bilis, di ba? Di na ba? Nahuli ka agad. Gagamit ng white line, no? White line yung ginamit ni Jacob, eh. Kunwari siya si Isaw. Pero pansinin mo doon sa Genesis mamaya, ang binanggit ito ni Jacob, at sinabi ni Jacob, "Sapagkat tinulungan ako ni Yahawa na ating alahayam." Tingnan mo sa kabila. Ating alahayam na binanggit dito. Ngayon, white lie ang ginamit. Minsan pala, basta sa kabutihan, yung white lying, kasi white eh.
Hindi black lying. O brown lying. O green lying. O red lying. White. Atalay. At lumapit si Jacob kay Isaac na kaniyang ama. At kaniyang hinipo siya at sinabi, ang tinig ay tinig ni Jacob. Natapwat ang aking mga kamay ay mga kamay ni Esau. At hindi niya siya nakilala sapagkat ito ay isang kapahintulutan mula sa langit upang alisin ang kanyang pangunawa na hindi na malaya ni Isaac. Sapagkat ang kanyang mga kamay ay mabalahibo na gaya ng kanyang kapatid na si Esau na anupat kanyang pinagpala siya. So may turong din sa langit, Abay Hawa, na parang hindi na ma-detect ni Isaac. Parang ano, oh, may nangay yung saw talaga to. Pero busis mo, busis ka ba ni Jacob yan? Pero di pa sa final ito, mayroon pang kasunod. Ito ah. Taray. Jubileo chapter 26 verse 19 to 35. At sinabi niya, ikaw ba ang aking anak na si Isaw? At sinabi niya, ako ang iyong anak. At sinabi niya, lumapit ka sa akin upang aking makakain sa iyong lahuli, anak ko, upang pagpalain kita ng aking kaluluwa. At lumapit siya sa kaniya, at siya'y kumain, at dinalhan niya siya ng alak, at siya'y uminom. At sinabi sa kanya ni Isaac na kanyang ama, lumapit ka at hagkan mo ako, anak ko. At siya'y lumapit at hinalikan siya. At naamoy niya ang amoy ng kanyang damit ni Esau at binasbasa niya siya at sinabi, narito ang amoy ng aking anak, ang amoy ng parang na pinagpala ni Yahawa. Matalino si Rebecca, no? Talagang pinadamit yung damit para yung amoy, kasi makikita ng amoy ni Isaac, may amoy ni Esau at amoy ni Diko. Pero pinasuot yung amoy na, amoy talaga ng parang, ng amoy sa kabundukan. Oo, yun. So, yun. So, pinasbasa na. Dahil hipo, isaw. Ang amoy, isaw. Kaya ang busis, ikaw. Ano ito nangyari? Pero, pinintulutan sa langit. Tuloy mo yan. Pag ang langit na kasi siya, abayahawa na ang ano, alam na mahaba, ba't siya mas masama ninyo man ang, hindi naman elect yan, anak ni Maximay yan, hindi pwede yan, ito si ano, yun. Walang makakasak. Atalay. At binigyan ka nawa ni Yahaw, at bigyan ka nawa ni Yahawa ng hamog ng langit, at ng hamog ng lupa, at ng saganang trigo at langis. Paglingkuran ka nawa ng mga bansa, at imukod sa iyo ang mga bayan. Maging adawan ka sa iyong mga kapatid at imuot sa iyo ang mga anak ng iyong ina. At naway lahat ng mga pagpapala kung saan ako pinagpala ni Yahawa at ang pagpapala kay Abraham na aking ama ay dadaloy sa iyo at sa iyong mga binhi magpakailanman. Sumpain ang sumusumpa sa iyo at pagpalain ang nagpapala sa iyo. Ayan. Okay, matindi ng basbas ha? Yung pagpapala ni Abraham, dadaloy hanggang gano'n. Kita mo naman yung doon sa kay Laban, di ba pinagpala si Laban dahil sa kanya? So nandoon, ang magpala sa kanya ay pagpalain, ang magsumpa sa kanya, susumpain. So yan ang ano, eh tayo mga Hebrew Israelite tayo sa lahat tayo ng Diko. Kaya pala ang mga nung na yung ang sumumpa sa akin, susumpain niya. Hindi tayo basta-basta ang susumpain. Kaya pala may ano? Oo. Hindi tayo basta-basta ang susumpain. Dahil susumpain sila. Pero ang magpala sa atin, magpalain sila. Karma. Oo. Kaya pala. Ataloy. At nangyari, nang si Isaac ay natapos ng nagbasbas kay Jacob na kaniyang anak, si Jacob ay umalis kaagad kay Isaac na kaniyang ama. At nagtago siya. At si Esau na kaniyang kapatid ay dumating mula sa kaniyang pangangaso. At siya rin ay gumawa ng masarap na pagkain
At dinala niya sa kaniyang ama at sinabi, aking ama, pagpalain mo ako ng iyong kaluluwa. At sinabi sa kanya ni Isaac na kanyang ama, sino ka? At sinabi niya sa kaniya, ako ang iyong panganay na anak na si Esau. Aking ginawa ang iniutos mo sa akin. Natawa ako kay Jacob. Pagkatapos, umalis agad, nagtago. Nagtago na agad. Pinago niya ang blessing. Pero kapag tulutan naman sa langit yun eh. Siya naman talaga ang dapat eh. Kaya lang itong ama kasi, may ina ang itong ama sa Jacob. Ano itong masusulan, mabayaran. At si Isaac ay lubhang namangha at nagsabi, sino ang nandito kanina at nagdala sa akin ng pagkain bago ka dumating? At siya'y aking pinagpala at siya'y pagpapalain at sa lahat ng kanyang binhi magpakailanman. At nangyari, nang marinig ni Esau ang mga salita ng kaniyang ama na si Isaac, siya'y sumigaw ng napakalakas at mapait na hiyaw. At sinabi niya sa kaniyang ama, pagpalain mo rin ako, ama. Wala na, amo. Pero dito kanina. Ano kayo sa kanina? Huli-huli, no? Sumigaw siya ng ano eh. Nang mapait na hiyaw eh. Pagpalain mo rin ako, ama. At sinabi niya sa kanya, ang iyong kapatid ay dumating na may daya at inalis ang iyong pagpapala. At sinabi ni Esau, ngayon ay alam ko kung bakit ang kaniyang pangalan ay Jacob. Kaniyang nalinlang ako ng dalawang ulit. Kaniyang inalis ang aking pagkapanganay at ngayon inalis niya ang aking pagpapala. At sinabi niya, wala ka bang inilaan na pagpapala para sa akin, ama? At sumagot si Isaac at sinabi kay Esau, narito, ginawa ko siyang adawan mo at lahat ng kaniyang mga kapatid ay ibinigay ko sa kanya na mga alipin at ng saganang trigo at alak at langis at pinalakas ko siya. At ano ngayon ang aking gagawin para sa iyo, aking anak na panganay? Yan, yun ang blessing. Mga kapatid, yung anak ni Abraham sa kay Ditora at saka kay Hagar. Under na kay Israel yun. Kaya kung hinanagay kay Isaw yan, kawawa. Kasi masyadong akayamang si Isaw. So, pagkikita mo na. Pagkikita mo yung pagpapalang ba sa akin? Blessing. Pagkikita mo. Pero, ito si Jacob kasi, si Israel. Ano to? Madiskarte, matalino din. Bala sa kanyang mama si Rebecca eh. Matalino. Madiskarte din eh. Diba yung nagutaw? Okay, pakainin kita do. Pero bigyan mo sa akin yung pagkapanganay mo. Pero patanong panganay. Sabi si Pino panganay kung mamatay ako sa gusto mo. Ngayon, magpabala na lang. So, yung diskarte, hindi yan hiwalay sa atin bilang elect na may diskarte tayo. Kasi yung ating mga ninonong, madiskarte pa. Gumagamit pa ng white lying. Tuloy natin. At sinabi ni Esau kay Isaac na kaniyang ama, mayroon pa bang natirang pagpapala para sa akin, ama? At pagpalain mo rin ako, ama. At inilakas ni Esau ang kanyang tinig at umiyak. At sumagot si Isaac at sinabi sa kaniya, narito, malayo sa hamog ng lupa ang iyong tahanan at malayo sa hamog ng langit mula sa itaas. Ikaw talaga pangalan mo, Mandaraya. Yung pagkapanganay ko, binuha mo ngayon, magpapala. Ama, wala pa bang magpapala dyan? Parahin mo rin ako. Wala na talaga.
Hindi na pagpapala, ano na eh, sumpa na eh. Dalao. Sabi na rito. Malayo sa hamog ng lupang yun. Malayo. O, malayo sa hamog sa lupang yung tanan. At malayo ang hamog na ala sa langit mula sa itaas. Malayo. Dry, siya dry. Kaya yung kwan, yung Sahara Desert. Parang di siya ito. Siya na, puro tuyot yun. At sa iyong tabak ay mabubuhay ka. At maglilingkod ka sa iyong kapatid. At mangyayari pagka ikaw ay naging dakila at inalis mo ang kaniyang pamatok sa iyong lip, ikaw ay magkasala ng ganap na kasalanan hanggang sa kamatayan. At ang iyong binhi ay bubunutin sa silong ng langit. At patuloy na binantaan ni Esau si Jacob dahil sa pagpapala na ipinagpala sa kanya ng kanyang ama. At sinabi niya sa kanyang puso, dumating nawa ngayon ang mga araw ng pagdadalamhati sa aking ama upang aking mapatay ang aking kapatid na si Jacob. Gusto niyang patayin ha. Pero pansinin mo ha, ito ha, at sa iyong tabak ay mabubuhay ka. Yung mga Edomites na bansa, yung isa eh, Edomites yun, nabubuhay sila sa gawa ng mga armas para bibinta. Mag-create sila ng gulo sa bawat mga bansa para bibintahan nilang armas, para kumita sila. Hindi katulad sa China na mga Moabites, yung mga lahi ni Lot, na puro business lang, na naraya rin sa negosyo. Yung ginawa mga pagkain, hindi totoo. Pero negosyo pagkain. Itong mga idumay talaga, kasi dito sila eh. At nakapraktisin sa kanya, mabubuhay sila sa tamak. Ano ba tamak? Mga armas. Tingnan mo Israel. Ibibinta rin ng mga armas yan. Yung nakatayo sila ng Iron Dome. Kasi idumay siya eh. Ayun doon, ano ba mga armas? Dahil dyan sila yumaman eh, sa mga pagbibinta ng mga armas. Ganun din sa Amerika, at saka sa Europe, sa ibang bansa, na mga Edomites, na lahi ni Esau. So yan. Ngayon, hindi talaga sila safe. Pupunutin sa silong ng langit. Pupunutin talaga sila. At ang iyong binhi ay pupunutin sa silong ng langit. Wala. At patuloy na pinabataan ni Esau si Jacob. Hindi sila safe. Kasi hindi sila eh. Anak siya ni Maxima na falling in here. Ito naman si Isaac. Hindi naman niya anak siya totoo. Pero dahil lang panlabas ang tingin at saka madaling bibigay pagkain yun o. Nadadala. Eh, i-compare natin sa Genesis. Anong pagkakaiba? Mabasa. Genesis chapter 27, verse 1 to 27. Si Isaac ay matanda na at halos hindi na makakita. Kaya pinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. At sinabi niya rito, anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Pumunta ka sa parang at mangaso, ihuli mo ako ng hayop. At lutuin ang kutahing gusto ko. Pagkakain ko, igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay. Nakikinig pala si Rebecca, samantalang pinakausap ni Isaac si Esau. Kaya't nang umalis ito upang sundin ang bilin ng ama. Genesis ta, nasa 66 po. Compare natin sa Book of Jubilee. Tinawag ni Rebecca si Jacob at sinabi, narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Esau. Ihuli mo ako ng hayop at lutuin mo para sa akin. Pagkakain ko, babaspasan kita sa harapan ni Yahawa bago ako mamatay. Kaya't ganito ang gawin mo anak. Kumuha ka agad ng 2 kambing na mataba at iluluto ko para sa iyong ama. Ipaghahanda ko siya ng pagkain na gustong gusto niya. At ipakain mo sa kanya upang ikaw ang mabigyan ng basbas bago siya mamatay. Ngunit sumagot si Jacob sa kanyang ina,
Bandun po si Isaw, samantalang ako'y hindi. So, ang mga word for word, iba. Pero ang point niya, the same pa rin, pareho. So, word dito, balbo rin ginagamit. Malalaman ng aking ama na nililin lang ko siya kapag ako'y kanyang nahibo. Susumpain niya ako sa halip na basbasan. Sumagot ang ina, hayaan mong sa akin tumalab ang anumang sumpa niya. Basta't sumunod ka, anak. Ako na ang bahala. Kumuha ka ng kambing. Kumuha nga si Jacob ng kambing. At iniluto ng kanyang ina ang putahing gustong-gusto ng kanyang ama. Binihisa ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Isaw na nakatabi sa bahay. Ang mga braso at liig ni Jacob na walang balahiboy, pinalutan niya ng balat ng kambing. All of the same, di ba? Pero yung musa, magarang damit. Dito, may dagdag magarang damit. Nakatabi sa bahay. Hindi ako parang yun. Oo naman, damit lang. Pero hindi magarang. Sa damit ni Isaw yun, sino? Dito, may dagdag na magarang damit na katabi. Doon pa rin sa bahay pa rin yan, pero wala lang word na nakatabi sa bahay. Medyo detalyado dito ang pagkasabi. At saka magarang damit pa. Baka amoy ni Isaw pa rin yung kahit magarang. Parang ang pinakapoy dito, para maamoy ni Isaac na si Isaw to, kasi ang amoy ng damit. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. Ama, sabi niya. Sino ka ba? Tanong nito. Ako po si Isaw, sagot ni Jacob. Nagawa ko na po ang iyong iniutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kainin na ninyo. Ito, nang ako'y mabasbasan na ninyo pagkatapos. Napakadali mo naman yatang nakauli. Tanong isa, itulungan ko ako ni Hawa na inyong alahayam. Sagot ni Jacob. Inyong ano, ang ginamit, aping doon, aping alahayam ito, inyong alahayam. Ibig sabihin, alahayam lang isa, hindi sa kanya. Mas tama yung jubilee. Yung word na ginagamit na tokoy at... Nagtanong muli si Isaac, ikaw ba talaga si Isaw? Lumapit ka nga rito nang matiyak ko kung ikaw nga. Lumapit naman si Jacob at siya'y hinawakan ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Isaw, wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob, sapagkat ang mga bisig nito ay mabalahibo rin tulad ng kay Isaw. Basbasa na sana ni Isaac si Jacob. Sana. Pero, basbasa na sana. Okay, mayroon pa ako. Sige. Ngunit, muli pang nagtanong. Siguro nga. Ikaw nga ba si Isaw? Ako nga po, tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko ay babasbasan kita. Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan din niya ng alak. Halika anak at hagkan mo ako, sabi ng ama. Nang lumapit si Jacob upang hagkan ng ama, naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya ay binasbasan. Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ay samyo ng kabukiram, si Hawa ang nagbasbas. Sa bukiran ang binanggit ito, yun doon parang, sa parang. So, word for word hindi, pero ang point ng mensahe, isa lang. Pero kaya nandoon, yung alahayam. Doon, ating alahayam. Tinulungan ako ni Hawa na ating alahayam. Doon sa Jubilee dito, tinulungan ako ni Hawa na iyong alahayam. Parang, walay si Diego doon eh. Ang kita mo yung pagkakaiba? Parang hindi niya rin alahayam. Parang hindi lang, pero malaking difference. Genesis chapter 27, verse 28 to 46. Bigyan ka nawa ni Alahayam ng habog buhat sa itaas, upang tumaba ang lupa at ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at katas ng ubas. Hayaan ang mga bansay gumalang at paalipin. Bilang pinuno, ikaw ay
kapatid mo, mga anak ng iyong ina ay yuyuko sa iyo. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din. Ngunit ang nagpapala sa iyo ay pagpalain. Matapos igawan ni Isaac ang kanyang basbas, umalis si Jacob. Siya namang pagdating ni Esau na may dalang usa. Ito, literal na usa. Niluto niya ito ng masarap at dinala sa ama. Sinabi niya, maupo kayo, ama, at kainin ninyo ang dalawang pagkain upang ako'y inyong mabasbasan. Sino ka ba? Tanong ni Isaac. Si Esau po ang inyong panganay. Tugon naman niya. Nanginig ang buong katawan ni Isaac. Sabi niya, kung kayo'y sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain? Matatapos ko lang kumain nang ikaw ay dumating. Binasbasan ko na siya at tataglayin niya iyon magpakailanman. Bumagulhol ng iyak si Esau nang marinig ito at nagmakaawa. Basbasan din po ninyo ako, ama. Ngunit sinabi ni Isaac, nilin lang ako ng iyong kapatid, kaya nakuha niya ang basbas ko para sa iyo. Nagsalita si Isaac, dalawang beses na niya akong dinaya, kaya pala ako ang kanyang pangalan. Kinuha na niya ang aking karapatan bilang panganay. At ngayon, inagaw niya pati ang basbas na ukol sa akin. Wala na ba kayong nalalabing basbas para sa akin? Alas ka pareho lang, ha? Dalawang sentimeter. Nagpapaawa. Wala ba pa natin ang basbas para sa akin? Bumagulor sa iyak ito. Bumagulor sa iyak. Nanatawa si Isa, no? Naisahan sa matalino mahutak ko si Jacob, eh. Kasi sa tulog kasi ng nanay, matalino rin si Rebe ko kasi. At saka, niloob talaga ni Aba Yahawa kasi yun talaga ang dapat baswasan. Hindi naman sana magkaganyan yan kung mataas din IQ ni Isaac. Kaso si Isaac, may ilang IQ. Yung mangyaring magdaya-daya pa. Oo. Yun ang nangyayari. Hindi tama naman na binasbasa ni Abraham si Jacob doon pa sa dibdib ni Jacob ani Abraham si Jacob na si Abraham namatay na habang natulog. Talagang close talaga sila si Jacob sa kayong nulo niya. So yan. Tapos binasbasan pa ni Rebecca. Kaso lang, itong ama, iba ang gusto niya basbasan. Panlabas! Tumitin niya ay gwapo to eh. Ito pangit to eh. Saka ito, pinapakain ako sa alam ng huli. Ito, wala naman eh. So, yan ang nangyari na. Nagkaganon. Atalay. Wala na akong magagawa, anak. Sagot ni Isaac. Kaya adawan mo na ngayon. Ginawa ko ng alipin niya ang kanyang mga kamag-anak. Ibinigay ko na sa kanya ang kasaganaan sa pagkain at inumin. Kaya wala nang nalalabi para sa iyo. Ngunit patuloy na nagmamakaawa sa kanyang ama si Isaw. Talaga bang iisa lang ang inyong basbas, ama? Basbasan na rin ninyo ako. At patuloy siyang nanangis. Sinabi ni Isaac sa kanya, ang magiging tahanan mo ay malayo sa kasaganaan. Pati hamog mula sa langit, ika'y pagkakaitan. Tapak mo ang iyong ikabubuhay. Kapatid mo'y iyong paglilingkuran. Upang kalayaan iyong makamit, kailangang ikaw ay maghimagsik. Namuhi si Isaw kay Jacob, sapagkat ito ang binasbas ng kanyang ama. Kaya't ganito ang nabuo sa kanyang isipan, pagkamatay ng aking ama, at ito'y hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob. May nakapagsabi kay Rebecca tungkol sa balak ni Isaw. Kaya't ipinagbigay alam niya agad ito kay Jacob. Sinabi niya, anak, binabalak ng iyong kapatid na patayin ka
upang makapag-diganti siya. Ito, Genesis to ha. May nagsabi. Pero sa Jubilee, ilinaw doon. Ilinaw doon. Mamaya. Panaginip. Sa panaginip doon, nalaman ni Lumika. Okay. Lansa din mo ha. Pareho din ha. Ikaw buhay niya, tabak. Ikabubuhay niya. Tabak ang iyong ikabubuhay. Armas. Yung mga bansang nabubuhay sa armas, na yun ang negosyo na armas. United States of America. Mga Indonesia, lahi ni isaw niya. Israel. O, kita mo namang armas din na matitindi doon, yung Iron Dome. Kasi yun ang ikabubuhay na umunlad sila dahil sa pagpupita ng armas. ang lahi naman ni Lot, yung Japan, parang yung negosyo talaga. Oo. Eh, ito namang sa Moabites, yung sa China, medyo madaya ang business nila. Ang mura lang, pero madaling masira. Ang Japan, matibay. Masangkrap niyan, bago magbaspas, talaga malabo na patay. No? Oo. Pwedeng manunukin. Alam mo, ang laking bagay talaga yung basbas ng leasing ng Nikdino, no? Magulang. Sana. Oo. Kasi yun ang ikikiri ng alahayang. Ayan, tuloy tayo. Makinig ka sa akin, anak. Umalis ka kaagad. Pumunta ka sa Haran at doon ka muna tumira sa aking kapatid na si Laban. Doon ka muna hanggang hindi humuhupa ang galit ng iyong kapatid. Malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya. Hayaan mo at pababalitaan kita kung maaari ka nang umalis. Masakit man sa loob ko ang malayo ka sa akin, lalong hindi ko matitiis ang kayo'y parehong mawala sa akin. Sinabi ni Rebecca kay Isaac, hirap na ang loob ko sa mga dayuhang asawa ni Isaw. Kapag Hiteya rin tulad nila ang napangasawa ni Jacob, mabuti pang mamatay na ako. Bago para mabali, Hiteya. Mabangit ang mga bali ng ano. Hiteya, yung mga high touch. Ulat nila. Kasi itong karakter nila dito, di maganda talaga mga karakter dito. Ayaw nila. Tuloy, balik tayo sa Jubilee. Jubilee, chapter 27, verse 1 to 4. At ang mga salita ni Esau na kaniyang panganay na anak ay nabalitaan kay Rebecca sa panaginip. At si Rebecca ay nagsugo at tinawag si Jacob na kaniyang bunsong anak. Sinabi sa kaniya, narito, si Esau na iyong kapatid ay magigiganti sa'yo upang ikaw ay patayin. Ngayon, sa makatulit, anak ko, sundin mo ang aking tinig at bumangon ka at tumakas ka papunta kay Laban na aking kapatid sa Haran at manatili kang kasama niya ng ilang mga taon hanggang sa mawala ang galit ng iyong kapatid sa'yo at kalimutan ang lahat ng iyong ginawa. Kung magkagayoy, magpapadala ako at susunduin kita mula roon. So, nabalitaan ni Rebecca sa panaginip. Panaginip na binanggit yun. Doon sa Genesis, may nagsabi lang. Hindi na dito yan. Panaginip talaga. Nabalitaan sa panaginip. Ngayon, at sinabi ni Jacob, hindi ako natatakot. Kung gusto niya akong patayin, papatayin ko rin siya. Ngunit sinabi niya sa kanya, huwag akong mawala ng dalawang anak sa isang araw. At sinabi ni Jacob kay Rebecca na kaniyang ina, narito, iyong nalalaman na ang aking ama ay matanda na at hindi nakakakita sapagkat ang kaniyang mga mata ay malabo. At kung aking iwan siya ay magiging masama ako sa kaniyang paningin, sapagkat aking iniwan siya at umalis ako sa iyo
At ang aking ama ay magagalit sa akin at susumpain ako. Hindi ako pupunta na hanggat sinabi niya, sakalang ako pupunta. So, kita mo yung karakter mo ako, mabait siya. Hindi siya mag-decision ng sarili ni Reggie. Kailangan na i-ano talaga sa ama niya. Dahil hirap na. Alis siya, alam, baka susumpain pa daw siya. Pero matapang din siya. Papatayin niya ako, papatayin ko rin siya. Matapang din, o. Papatayin din ako. Sabihin niya po na takot sa kanya. Papatayin ko rin siya. Kung hindi pa nabaswasan, takot na takot eh. Nung nabaswasan, natapang ito. Oh, pero tayo lang ganyan, parang iniwasan siya sa gulo eh. Pero, palaban din pa. Palaban naman ang makakatay. At least, nagkaroon na rin kung person sa Genesis at saka sa Jubilee. Okay. Tuloy. At sinabi ni Rebecca kay Jacob, papasok ako at kakausapin ko siya. At papayaunin ka niya. At pumasok si Rebecca at sinabi niya kay Isaac, inasusuklaman ko ang aking buhay dahil sa dalawang anak na babae na Hiteya na siyang pinakaasawa ni Isaw. At kung si Jacob ay kumuha ng asawa sa mga babae ng lupain ito, sa anong layunin pa ako mabubuhay? Sapagkat ang mga anak na babae ng Kanaan ay masasama. At tinawag ni Isaac si Jacob, at binasbasan siya at pinayuhan siya at sinabi sa kanya, huwag kang kukuha ng asawa sa alinman sa mga anak na babae ng Kanaan. Ito talaga ginagit niya ng rason. Matalino nga si Rebecca talaga. Matalino. Pinausap siya. Ngayon nangyari, binasbasan ulit ni Isaac. Siya no? Si Jacob. Kasi isa pa talaga. Hindi na meron, matalino doon. Alam na na-stress na. Naman na rin si Jacob, madiskarte ni Jacob. Eto si Isaw, pareho lang ni Isaac. Pero hindi naman, iba naman tayo. Matalay. Tumintig ka at pumaroon ka sa Mesopotamia, sa bahay ni Bituel, na ama ng iyong ina. At kumuha ka roon ng asawa sa mga anak ni Laman, na kapatid ng iyong ina. At pagkalain ka ng makapangyarihang alahayam at paramihin ka upang ikaw ay maging isang bansa. At bigyan ka ng mga pagpapala ng aking amang si Abraham sa iyo at sa iyong binhi pagkatapos mo upang iyong mamana ang lupain ng pamayanan ng iyong mga ninuno at ang buong lupain na ibinigay ni alahayam kay Abraham. Yumaon ka anak ko sa kapayapaan. Oh. At least, si Isaac na nagsabi kay Jacob na sige, pumunta ka na doon. Kasi, hindi naman sinabi na hindi ako alis. Hindi ko magpaalam, tapos wala naman siya sinabi. Kita mo yung karakter ni Jacob, hindi siya mag-desisyon na magsarili. Kailangan talaga, ipahato talaga niya sa kanyang ama, yung respeto niya sa father niya. Ito naman, matalina rin ang anak. Pag itong anak ko, mag-asawa din yung pareho sa iyong kapatid na mga Hitiyo, na mga taga-Kanaan babae, mga masasama yan. Ayaw ko. Mabuti, mamatay na lang ako. Ayaw ni Isaac na mo. Ayaw naman sa akin. Yun naman ang bilin din ni Abraham eh. Kaya ano, lawat kang kasawa ng mga taga-Kanaan eh. Hindi ng paraan para paris. Okay, at pinayaon ni Isaac si Jacob at siya'y naparoon sa Mesopotamia kay Laban na anak ni Bituel na taga Syria na kapatid ni Rebecca. At ito ay nangyari. Pagkatapos ay bumangon si Jacob upang pumunta sa Mesopotamia nang espiritu ni Rebecca ay nalungkot sa kanyang anak at siya ay umiyak. At sinabi ni Isaac kay Rebecca, aking asawa, huwag kang umiyak dahil kay Jacob na aking anak. Sapagkat siya yumangon sa kapayapaan, at sa kapayapaan ay babalik siya. Tama. Jubileo chapter 27, verse 15 to 27. Iingatan siya ng tataas-taasang Yehawa sa lahat ng kasamaan at sasa kaniya. Sapagkat hindi niya siya pababayaan
sa lahat ng kanyang mga araw. Sapagkat nalalaman ko na ang kanyang mga lakad ay sasagana sa lahat ng bagay saan man siya pumaroon. Hanggang sa siya ay magbalik na payapa sa atin at makita natin siyang payapa. Huwag kang matakot dahil sa kaniya asawa ko, sapagkat siya ay nasa matuwid na landas at siya ay sakdal na tao at siya ay tapat at hindi mapapahama. Huwag kang umiyak. Nakita lang ni Isaac. Isaac na ko, comparison sa kay Jacob sa kay Esau. Nasabi niya, sakdal to si Jacob. Nakita na niya. Nakita na niya. Na tama lang yung nabagpasano. Nag-rebel din na yung isa eh. Oo. Hindi na nagsala ng pagkain. Nakita na yung karakter eh. Nakagkaiba eh. Taloy. At inaliw ni Isaac si Rebecca dahil sa anak niyang si Jacob. At pinagpala siya. At si Jacob ay umalis mula sa balon ng panunupa upang pumunta sa Haran sa unang taon ng ikalawang linggo sa ika-44 na jubileo. At siya'y dumating sa Luz, sa kabundukan na siyang Betel, sa bagong buwan ng unang buwan ng linggong ito. At siya'y dumating sa lugar sa gabi at lumiko mula sa daan patungo sa kanluran sa daan ng gabing iyon. At siya'y natulog doon sapagkat lumubog na ang araw. Mag-isa lang siya. Hindi, wala siyang kasama na mga katulong. Mag-isa lang humayo si ano. Ako, naalaala ko rin, mag-isa lang ako humayo. Humayo sa isang lugar para matuto ko mag-driving. Kasi hindi pa kung gaano hasa. Tinuruan ako mag-drive ng aking kapatid. Pero doon ko nahasa, nagtrabaho ko sa laging. Naging takman. Kasi ayaw ko mag-farmer eh. Sabi ni Mama, mag-farmer ka mo. Laki yung lupa natin, 18 hectares. So, sabi ko, hindi na ako hiling ng farmers, ma. So, kung mag-drive na lang ako. So, yan ang nangyari. So, ganun ang nangyari kay Jacob. Ngayon, tuloy natin. At kinuha niya ang isa sa mga bato sa dako niyon at inilagay sa ilalim ng puno. At siya'y naglalakbay na mag-isa. At siya'y natulog. At siya'y nanaginip ng gabing niyon. At narito, isang hagdan na nakataas sa lupa. At ang tuktok niyon ay umabot sa langit. At narito, ang mga anghel ni Yahawa ay umakyat at bumababa doon. At narito, ang Yahawa ay nakatayo sa ibabaw niyon. So, nanaginip siya, no? Si Jacob. May hagdanan, mga anghel, umakyat, bababa. At saka nakita din ni si Hawa sa panaginip. Ito rin natin. At siya ay nagsalita kay Jacob at nagsabi, ako ang Yahawa alahayam ni Abraham na iyong lolo. At ang alahayam ni Isaac na iyong ama. Ang lupain na ito ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo. At ang iyong binhi ay magiging gaya ng alabok ng lupa. At ikaw ay lalago sa kanluran at sa silangan, sa hilaga at sa timog. At sa iyo at sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan ng mga bansa. Sabi niya, ang iyong binhi ay magiging gaya ng alabok sa lupa. Dadami. Tayo yung mga binhi na dito sa silangan. Mga lahi kay Jacob. Oh, ang lura at silangan. Oh, sa lahat. Oh, sa lahat. Oh, sa lahat. Oh. At nagising si Jacob sa kaniyang pagkakatulog at sinabi, tunay na ang dakong ito ay bahay ni Yahawa at hindi ko nalalaman. At siya'y natakot at nagsabi, kakilakilawot ang dakong ito na walang iba kundi ang bahay ni Alahayam, at ito ang pintuan ng langit. At si Jacob ay bumangong maaga sa kinaumagahan, at kinuha ang bato na kaniyang inilagay sa ilalim ng kaniyang ulo, at itinayo na pinakaalaala, at kaniyang binuhusan ng langis ang ibabaw niyon, at sinawag niya ang pangalan ng dakong iyon na Betel,
ang pangalan ng lugar ay Luz. Dating pangalan Luz, ngayon bitter na. So yung bato na ginawa niyang unan, ayon din ginamit niyang paratandahan. So kita mo ha. At si Jacob ay nagpanata ng isang panata sa Yahawa na nagsasabi, kung ang Yahawa ay isa sa akin at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at ng damit na isusuot upang ako'y pumaroon muli sa bahay ng aking ama sa kapayapaan. Kung magkagayoy, ang Yahawa ay magiging aking alahayam at ang batong ito na aking itinayo bilang isang haliging pinakatanda sa dakong ito ang magiging bahay ni Yahawa at sa lahat ng iyong ibibigay sa akin ibibigay ko sa iyo ang ikasampung bahagi o alahayam ko. So magbigay siya ng 10%. Unang example na bigay natin pero si Abraham. Sunod siya. Wala na tanong banggit na si Isaac, nagbigay niya po. Tumanggap na siya sa pagkain. Tanggap na siya. Ito, meron. Si Abraham. Pero si Isaac, gusto tanggap lang eh. Dito tayo, compare natin. Sige. Genesis chapter 28 verse 1 to 22. Kaya tinawag ni Isaac si Jacob at matapos basbasan ay pinagbilinan. Huwag kang mag-aasawa ng Kananea. Pumunta ka sa Mesopotamia, sa bayan ng iyong lolo, Bituel. Doon ka pumili ng mapapangasawa sa mga pinsanggo, sa mga anak ng iyong piyo Laban. Sa iyong pag-aasawa, pagpalain ka ng makapangyarihang alahayan at naway magkaroon ka ng maraming anak upang ikaw ay maging ama ng maraming bansa. Bakit ama sa maraming bansa? Ito ha, di ba bansang Israel isa lang? Bakit maraming bansa to? Ang bansang Ephraim, sa kanya pa rin yun. Di ba, Ephraim ay mini-nation. Melinisyon o, bansa sa kanya, Manasi, isang bansa lang, pero great. Pero ang Manasi, Philippines at saka yung ano eh, yung nabanggit yun ni Jeremiah Israel eh, kalimutan ko yung isang bansa doon na Manasi nation rin, katulad sa atin dito, Manasi. Parang dalawa ang Manasi. Pero ang Ephraim talaga, sinabi talaga, mini nation, yung kilitro sa pag-prayer, mini nation, ito, great nation, ito, mini nation. Maraming bansa. Under pa rin kay Israel, yun, kay Jacob. Yun. Ngayon, doon siya, sa pinsa niya. Eh, alam naman natin kwento nito, si Rebecca, si anong gusto niya, si Raquel. Binigay si, ano, si Lea. Kasi yung nagtanim siya ng daya, aalimin siya ng daya. Sabi niya, ito yung laban, daya mo ako? Hindi, kasi kailang panganay talagang masawa, ibigay ko naman sa'yo. Maglilingkod ka naman ulit ng 7 taon. Oo, gano'n na. Masilipat ko siya ko. Patpalaan ka nawa niya, ngayon din ang iyong lahi. Tulad ng ginawa niya kay Abraham. Mapasayo nawa ang lupain ito na iyong tinitirhan. Ang lupang ipinangako ng alayang kay Abraham. Pinapunta nga ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia sa kanyang tiyo Laban na anak ni Bituel na taga-Aram. Si Laban ay kapatid ni Rebecca na ina ni Jacob at Esau. Nalaman ni Esau na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia upang doon mag-asawa. Nalaman din niya na pagkatapos basbasan si Jacob ay pinagbawalan itong mag-asawa ng babaeng taga-Kanaan. Nalaman din niyang sinunod ni Jacob ang kanyang ama't ina at nagpunta nga sa Mesopotamia.
Mesopotamia. Nang mabati ni Esau na ayaw ng kanyang kamas sa babaeng Kananeo. Nagpunta siya sa kanyang tiyo Ismael, na anak din ng kanyang lolo Abraham. Nagpasawa siya ng isa pa, ang pinsan niyang si Mahalat, na kapatid ni Nibayot at anak ni Ismael. Umalis nga si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng pagtubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inuna niya sa kanyang pagtubog. Si Esau, may dalawang asawa na yon na mga Hitiya na taga-Kanaan. Ngayon, nalaman niya na ano, may asawa siya ulit. Ito na yung apo naman ni Hitiyo Ismael niya na kapinsan niya yung kapatid, yung si Mahalat na kapatid ni Nibayo. Mahalat Mahal. Yung kasi yung Mahalat. Kapatid ni si Mahalat. So, tatlo na asawa ni Esau. Sabi niya, yung papa na mama ko ayaw sa mga taga dito. Tama na, may dalawang asawa. Magdagdag pa po isa, pangatlo. O doon na po sa tiyo Ismael. Yung kapatid ni Bayot, si Mahalat, si gawin ko asawa. Kaya pala mga Muslim, marami asawa. Gawa. Kaya lang, may palabas doon sa ano, ang bansa yun? Nakita mo nag-away mga asawa? Sa ano, Iran? Sa Iran? Away sila, nakulo asawa, kuyang. Ayaw nila. Yan ang disadvantage talaga. Lumayan ko nga lang. Nag-away-away. Kayo mga anak, away din sa ano. Sa mountain sila nakatira. Pero kung close na sila, walang problema. Pero yung kumuha ka na hindi mo close, yung isa na lang, yung kulang kita itong babae nito ha, karibal kita ha, manjak ka sa akin sa araw. Okay. Pero kung close na talaga, ay iba yun. May advantage naman sa mag-asawa ng marami, basta puro kakilala na. Pero yung panibago, tapos hindi close, siyempre, away ka na ba yun? Maybe siya, kahit close, pag na, inano yung isa, mag-away na rin. Oo. Pero hindi ka tulad ng hindi close, talagang matinding awayan. May kabito, di ba? Oo, talaga. Tapos minsan, pinagtulungan pa ng lalaki. Pinagtulungan na lang sila yung asawa. Saan magkasundo? Dalawang asawa. Pinagtulungan pa. Kawawa ang lalaki, husband. Binulungan, ginugpog siya sa dalawang asawa niya. Dapat lang. Kasi gusto pang magdagdag, ayaw sa dalawa, may nagdagdag, aha, binugpog. Atalan. Nang gabing iyon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhit manawag doon ang mga anghel ng alhayang. Walang anonoy nakita niya si Yahawa sa tabi niya. Wika sa kanya, ako si Yahawa, ang alhayang ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigaan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Lahi ang ginamit sa Genesis doon, ginhe. Sa Jubilee, ginhe. Darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganap sila sa apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta. At ibabalik kita sa lupain ito. Hindi kita iniwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Nagising si Jacob at ang sabi, hindi ko alam na narito pala si Yahawa. Nakakapangilabot ang lugar na ito. Iyak na ito ang tahanan ng alhayang at ang pintuan ng kalangitan. Maagang gumising si Jacob ng umagang yun. Kinuha niya ang inuming bato at itinayo bilang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binuhusan niya ito ng langis at itinalaga sa alhayang.
tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. So, pali mo lang, wala pang kakaiba sa Genesis at sa Jubilee. Nangako si Jacob ng ganito, O Yahawa, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, papakainin at dadamitan at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging alayang. Sasampahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito. At ibabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ipinagkakaloob ninyo sa akin. So, Lise, magkita po. Hindi naman kasi hindi yung ano. Diba? Ngayon, talon tayo sa Malakay. Malakay chapter 3 verse 10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng alahayam upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Bintana ng langit. Bibitara pa ng langit, ibubuksan para ibubuhos sa yan. Sa mga people, mag-tithe na offering yan. Unang nag-promise ng tithe si Abraham, pangalawa si Jacob, si Isaac, wala. Gusto ni Isaac, hanggang mong tagap. So, sa ano, pintuan ng langit sa ibang version, ito bintana ng langit. Oo. Bintana na, pintuan, no? Diba, no? Ito bintana. Kasi sa isang bahay, maraming bintana. Ang pintuan, salang. Salang. Maliban akong malaking bahay. Mga bintana eh. Oo. Doon naman pintuan. Oo. Pintuan na lang. So, yan ang mensahe. Aawit na tayo. Mas maganda yun sa pintuan. Sa bintana. Kaya sa bintana, ihagis man yun. Oo. Yan sa pintuan, talagang binubuhat yun. Oh. Labas mo na. Oo. Diba? Para sa kanya yan. All my ways acknowledge me.
panging Yehawa, I will worship you and I will thank to you sa lahat ng promises mo sa iyong mga pinili. Mula kay Abraham, Esa, and Jacob, sa lahat ng kanyang mga pinili. Aking Yehawa, tunay nga po, nagpapasalamat kami na pinukaw mo ang aming kalooban, ang natutulog naming pag-unawa na ikaw ang tunay na lahayang ng bansang pinili mo na nagkalat sa apat na sulok ng mundo. At this time, aming Yehawa, tulungan po ninyo kami na muling mapukaw ang lahat ng remnant ng Bining Israel ayon sa iyong pangako sa aming ninuno. Maranasan namin sa madaling panahon na muli maintindihan, maunawaan ang nag-iisang kalahayan at ang pangalang banal na nawala sa aklat ng kasaysayan ay muling makilala ng diwa ng mga lahat ng bilhin ng Israel. O Yahawa, mula silangan hanggang kanluran, bulaki mo at bilagay patuloy kang makilala ng mga lahi at bilhin ng Israel. Aming Yahawa, alam namin na pasama ng pasama ang takbo ng daigdig. Pabulok ng pabulok ang sistema. Pataas ng pataas ang mga bilhin at hindi inap ang aming mga sweldo upang punuan ang pangangailangan ng bawat pamilya. O mula sa iyong trono, aming mapagpalang Yehawa, pumipahin tulad ng magkaroon ng pansamantalang yaman ang bansang Pilipinas. Alam kong hindi mo ito ipagkakait sa mga rentan upang may magamit kami na maipakilala ka sa lahat ng rentan sa buong mundo. May maibili kami ng mga equipment na mapuntahan ang mga tribo na nagkalat sa Pilipinas na nangangalong sa bansang Pilipinas ang Yahawa. May magamit kaming salapi upang mabili namin ang aming kailangang mga sasakyan at yung mga mahihirap naming kababayan na mga rinunan sa pamagitan ng mga blessing na ito ay maabot namin sila at magpakilala ka sa kanila. Aming Yahawa, nagsusumamong po kami sa iyo kung ito po ang inyong layunin, maganap na sa lalong madaling panahon. O purihin ka aming Yahawa mula sa lugar na ito hanggang sa dulo ng lupa sa kabilang ibayo. Walang hihit ka aming Yahawa sa pangalan ni Mashiach Yahusha. Amen.